buzzword. Yung naging tatlong kalagaya ng mundo, based po doon sa aking ibibigay po as a scriptures po, yung unang kalagaya ng mundo, tapos ito, saka yung panahon po. So, una po sa lahat, alam po natin sa Genesis chapter 1. Nabanggit na po sa Genesis chapter 1, sabi po nung ganit class natin for our scripture. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God created, word created, He created the heaven and the earth. He created the heaven, He created the earth. Now, according to the science, ang age po ng ating mundo, Earth, hindi pa kasama yung ating constellation, galaxies of constellation. Ayon po sa science, 4.5 billion years. Check nyo po sa internet, pwede nyo check. Yes. Na ang ating mundo ay nag-exist na po mula nung nila ito, mula nung sa pangika, it could be approximately 4.5 billion years. Kung isasama po natin yung constellation, yung galaxies ng universe po natin, isama natin yan, it could be a 15 billion years. Kasama po yung mundo natin. Now, praise God. So yung aking ipapakita mga kapatid, unang stage ng mundo, walang iba, yung unang kalagayan talaga nito, ng nilalang ng Diyos. Okay? So, dito po sa Genesis chapter 1, verse 1, nang nilalang po ng Diyos ang mundong ito, wala pa pong tao nag-exist sa mundong ito. Pero, nang nilalang ng Diyos ang mundong ito, ang lugar na ito sa unang kalagayan, unang stage, the first stage, ay stage po ng angelic thing. Nilalang ng Diyos ang mundong ito para una maging training ground ng mga angelic being. Okay? So, pag pinag-usapan po natin si ang angel, ang pinaka-above from the angelic being, ang archangel ay walang iba kundi si Lucifer. Now, tignan po natin yung account, no? Hindi ko na masyadong i-elaborate who is Lucifer. Alam na rin po nyo siya, di ba? Okay, so anyway, siguro maganda na rin, tignan din natin. So, let's go to Ezekiel chapter 28. In chapter 28, verse 7, Sisteria na pakibasa. Sisteria na pakibasa. Tignan natin ang kalagayan ng angelic being. Behold, therefore, I will build chambers abundantly that they are above of the nations, and they shall grow their stores, and again, the beauty of their wisdom, and they shall devour their bread. Okay, sinasabi niya na ang description po ng angel na ito, si Lucifer. He is a, sabi ka nun, beauty. Now, let's read in verse 14. Pakilang class na po sa verse 14. Ito po yung kanyang kalagayan before. Thou art anointed cherub, the covered, and I have set thee so. Thou was upon thy holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stone of fire. So, si Lucifer po ay tinawag na anointing cherub. Puntaan mo si Ate Kim, sabihin mo mag-scribe. Cherubing. Puntaan mo yun.
anointed siya at ang kanyang description ng pagka-anointed, mga kapatid. Let's go to verse 3. 28 verse 3. Behold, thou art wiser than Daniel. There is no secret that they can hide from thee, Lucifer. Verse 4. With thy wisdom, yun ang beauty niya, yung wisdom. With thy wisdom and with thine understanding, thou hast gotten thee the riches and hast gotten gold and silver. And to thy treasure. Verse 5. By thy great wisdom and by thy prophet hast thou increased and riches in thine heart and lifted up because of thy riches. Therefore, verse 6. Thus said the Lord God, because thou hast set in thine heart as the heart of God. Okay. So makikita natin yung description ng kanyang pagiging anointed cherub. He is full of wisdom. Yung perfect beauty niya, talagang iba yung kanyang, yung design sa kanya ng Diyos in wisdom is perfect. Tignan nyo sabi sa verse 3. Sinabi po sa verse 3, na binasa ko po kanina, He is wiser than Daniel. Si Daniel sa Old Testament, he is a great prophet of God to end the breath, all the prophecy healed by God. Pero ang sabi dito mga kapatid, He is wiser than Daniel. Okay? So, ganun po yung description ng kalagayan ni Lucifer before nang siya'y inilagay ng Diyos doon sa first stage ng mundo natin. Pero ano nangyari? Nandito rin sa verse na ito na siya po ay nagkamali sa paggamit doon. Akala niya kasi yung karunungan niyon, it's next before God. Amen? Yung understanding na yon mga kapatid, ang kasunod na noon, Diyos na. Hindi yung kapantay na Diyos na manlalala, ano? I mean, He is perfect in wisdom. Okay. Let's go to verse 15. Tandaan niyo yung verse 14, the stones of fire. Okay. And thou hast perfect in thy ways from the day that thou hast created, till iniquity was found in thee. May na-discovery si Lucifer sa kanyang sarili. Saan? Yung pagkakaroon niya ng ganong klase ng karunungan. Ay inihatid siya. 10 minutes. Inihatid siya mga kapatid sa pagkamahama. Right? Now, pagsila natin to make story short, nung panahon, first stage, ng angelic being, ang mundo po natin noon ay isang perfect na kalagayan. Ang tawag po dyan ay even of stones. Wala pong tao yan. So, nung panahon ng even of stones, nandyan po ang tinatawag na hayop na great dragon. Kaya no wonder ginamit siya, i-describe sa kanya yung salitan, He is the old dragon. So itong hayop na best sa panahon na yon, hindi siya gumagamit ng isang medium, mga kapatid, na hindi best. So yung kalagayan ng unang mundo first place, ang ginamit niya mga kapatid ay ang dragon. Sabi sa Biblian, inawag na Leviathan. Ako ba yun? Leviathan. Yung po yun. And then, yung panahon, ilan ang stones, pagtakbo ng panahon, ay pumasok na po sa tinawag na prehistoric animals. Kaso, nangyari sa kanyang iniquity na hindi niya hindi naging maayos ang kanyang pamumuno sa first stage ng mundo ito. Because of his corruption sa kanyang wisdom. Ano nangyari? Sabi sa Ezekiel 28, let's go to verse 18. And thou hast defied thy sanctuary by the whole sin of thy iniquities. Ginutumihan niya pati ang
sanctuary ng Diyos. And by the iniquity of the prophet, therefore, will I bring forth a fire from the midst of thee, and shall devour thee. And I will bring thee ashes upon the earth. So, nangyari, mga kapatid, sinunog ng Diyos ang first stage ng mundo ito by fire. At dahil doon, ang lahat ng mga prehistoric animals, kasama yung dragon, ay namuksa sa panahon ng time na yan. So what will happen? Tumakbo ang eons of time. Mula noon, tumakbo ang eons of time. Hanggang sa mundo ay tinanggalan ng liwanag ng araw. Binalong po ito ng kadiliman. And that is Ice Age. So, dumating ang panahon in the second stage. Second stage. Second stage. A second stage here in Genesis 1 verse 2. Papasok na po ang human era of time. The second stage. Kung noon Eden of stones, ngayon po ay Garden of Eden. That's the second stage. Okay? Two. Genesis 1 verse 10. The earth was below form and void in darkness, and upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Now, tanong, kung dito pa lang ang Diyos nalalang at gagawa. Ang sabi po sa verse 2, katibayan, that the earth in second stages ay pumapasok sa process ng restoration. Recreation. That is recreation. Kumapaplas dito yung eternity to eternity, makita po natin yun. So, anong evidence natin? And the Spirit of God moved upon. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Kung wala pang mga bagay, nothing to become something, paano na matungtong ang Espiritu ng Diyos ibabaw ng tubig kung wala pa noon? Walang laman. It means to say, meron na po noon na sinampahan ang Espiritu ng Diyos upang makalakad siya dati nang meron. Yung first stage ng kalagayan ng mundo natin, si type Lucifer, ay sinira ng Diyos at ito'y binago. Amen? Amen. Okay. And that is Genesis 1-2. Recreation, restoration ng mundo. Amen. Now, alam natin, from the time of Adam, in Genesis chapter 2, verse 7, and verse 8, when God created man, He put and He placed His man eastward of Eden. The eastward of Eden is the second stage ng kalagayan ng mundo natin. Pero ano nangyari? Si Lucifer ay hindi po nakontento. Inamay niya ang tao. Ang tao ito ay si Adam at si Eva. So what will happen in second stage? Nangyari po sa second stage. The Garden of Eden, Eden of vegetation. It becomes the Eden. Yung Eden lost and become a thirst and teachers. Right? So, nung maging thirst and teachers, brothers and sisters, yung system ng mundo natin ngayon, may tao unang nagtayo nito. Gusto niyo malaman ko sino? Okay, that is in the influence of his father, the serpent. And this serpent was possessed by this Satan, which is called Lucifer. Now here, in Genesis 4, verse 17, and came to his wife, which he conceived. Matapos na kung ginawa niya, pinastang niya yung kapatid niya. Okay, kumuha siya ng kanyang asawahin ko ng iba, kundi sa kanyang kapatid. And she conceived the Enoch and built in the city. Cain was built in the city, and the city after the name of his son, Enos. So, yung unang-unang siyudad ni
siyudad tinayo sa mundong ito after by the fall of man. Ang siyudad na tinayo ni Cristo. Right? So, from that time until our time, it could be a 5,000 years nang nakatayo ang siyudad na yan. Hanggang ngayon, hindi pa nagigiba. There was a time sa prophecy, napaparito si Kristo upang sirain ang mundo ito at itatayo ang kaharian ng Diyos according to the book of Revelation. Amen. The kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. Amen. Yung kingdom of our Lord, mga kapatid, ay kukunin mula sa panahon ni Lucifer, sa panahon na binigay kay Adan, at dadalhin, mga kapatid, sa millennium. Amen. After that, God will destroy this earth by fire. At pagkatapos nun, mga kapatid, Malakay 4, verse 20, verse 1, verse 2, pagkatapos nun, mga kapatid, ang pagsunog. Amen! Ay ipapakita ng Diyos. That's another stage, three stages. That this earth become a new heaven and earth. Amen. Let's go to last. Revelation chapter 21. 3 minutes. Okay. Uniform. Ito na yung stage. Ibig sabihin mga kapatid, pag dumating na rito, hindi po nahadlangan ni Satanas bakuhin ang plano ng Diyos sa mundo ito. Amen. Hindi nila kaya sapagkat nakatago sa kaisipan ng Diyos ang kanyang mainat na ipinanukala. When why God created the heaven and earth? God created the heaven and earth dahil sa mga dinikha niya in the form of the image and likeness of God na ito'y nakay Lucifer before. Ang taong ilalagay niyo sa mundo ito ay nasa larawan ng Diyos. And this is the final stage of this earth and live eternity. Now, let's go to Revelation 21. Nababasa na kaso. Dinugtan ko na. Tommy. Here, brothers and sisters. Okay, 2 minutes. Look. Verse 1. I saw you heaven. After ng fall of fire, binalot ng Diyos, inunin ng Diyos ang mundo. And I saw John, saw that the heaven and the earth, a new heaven and a new earth. So you see, in Genesis 1 verse 1, God created the heaven and God created the earth. And this 21, John saw a new heaven and earth. Sabi ganun. And the first earth were passed away, and there was no more sea. See? Okay, napakaganda niya. Hallelujah. Now, yung mundong bago na langit, bagong lupa, mga kapatid, hindi po panibagong nilalang yan. Pumasok po sa restoration, renovation. Siya rin yun. Anong purpose pinag-reserve ng Diyos sa mundo ito? Dahil ang tao po kinuha ng Diyos sa lupa ito at tingala sa ita, hindi po tayo tagaroon. Ang tagaroon po mga anghel. So babalik po dito magaya ni Kristo, magahari siya, and live to eternity in another stage of this earth. To live and reign. Hallelujah. Amen. So last verse, babasahin ko na lang po. Let's go to 1 Corinthians 15. Praise God. Ito po yung climax, mga kapatid. Noong 21. Verse 24. Then cometh the end, when he shall deliver God. Kaya ba yung cometh the end? That's the end of the 1,000 year. Millennium. Then cometh the end when he has delivered up the kingdom of heaven. 1 Corinthians 15, 24. And God the Father, and he shall have put all the rule and power of the title of the and authority and power. Now, verse 25. For he must wait until he put all enemies under the feet. Verse 26. The last enemy that shall be destroyed is death. 27. For he has put all things under his feet. But when he said all things put under him, it is manifest that
He is accepted and put all under him. Verse 28, that verse. And when all things shall be subdued him, the faith of the Son. When all things shall be subdued unto him in Christ, yes. Then the Son also, then the Son also himself be subject. Makinggan, ang third stages ng mundo, maging ang anak ay magiging subject. Doon, subject unto him. Who is him? That's God. Amen. That put all things under him. Who is him? That's Christ. That God may be all and all. Amen. So, in the third stage ng mundo natin, mga kapatid, there is a final stage. Yes. Na kung saan ang Diyos Ama ay magkakap sa mundo ito. Magahari sa lahat ng sansilungong. So chapter 22, mababasahin ko lang, chapter 22, look again. 28, when all things shall be secured in the end, shall the Son of Man, Son also himself be subject unto him, and put all things under him, that God may be all. Now, pinakahuling-huling talata na po. Revelation 22. Survey po tayo. 22. Tignan po natin ang kalagayan dito, mga kapatid. And this is connected with Revelation of God to Revelation of God in eternity. Okay, he showed me a pure river of water and of life, clear as crystal. Revelation 22. And he showed me a pure river of life, water of life, clear as crystal. Proceeding out of the throne of God. See? And of the land. Then now, pure river, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the land. Yes. Now, verse 2. And in the midst of the street of it, and either side of the river, was there the tree of life. Which bear 12 other fruits. Dapit na ba kayo puno? May labing dalawang ating kakao. Dapa. Saan yan? Sa third stage ng mundo natin. Now, 3. And there shall be no more curse. Amen. So those things will have a curse. And the throne of God, see, and the throne of God and of the Lamb shall be this. And his servants, so see, sino servants yan? Lahat ng mga living people of God. Amen. The merong states ng glorified state are the servants shall serve him. Now, tuloy, verse 4. But now, and they shall see his face. Makikita mo yung talagang reality ng buhay ng Panginoong Jesucristo. And his name shall be in their foreheads. And verse 5. And there shall be no light there. And they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light. And they shall reign. Who's reign? God. That God may be all and all. Amen. Shall reign forever and ever. Verse 6. And this said unto me, these things are faithful and true. And the Lord God of the holy prophet sent his angel to show unto his servant the things which must surely be. So third stages po mga kapatid. Wala ng curse. May clear as crystal. With 1200 fruits. Hallelujah. And God may be all in all. May servants, may mga mortal na pinag-aaryan pa sa panahon, pero wala nang mga manasod. It's perfect in climbing, perfect in number, not perfect. In perfect stage. So that's the third stage of the world.